Hello, it's your girl Maria and welcome back again to my YouTube channel. For today's video, best, yes, bagong ligo tayo and hindi na ako nag-blow dry. Sorry kung parang sa tingin nyo pangit tignan kapag basa yung buhok ko. And huwag nyo na lang pansinin, no? Kasi move on tayo sa aking point ng video na ito. Today, mayroon akong i-share sa inyo na aking na-test talaga na product and ni-review ko talaga to for about 2 weeks, mahigit, para lang makita ko kung totoo or legit ba yung product na to. And as you can see guys, sobrang nakakatakot nung una nung ginamit ko siya. I-share ko sa inyo yung buong step ko kung paano ko nalampasan itong ginamit kong product ko. Hindi siya totally pang skincare. It's about parang maintenance lang. Kung gusto mong magpalit ng balat, kung parang gusto mong palitan na yung skin mo sa face mo, yun yung maaari mong gamitin. So, nagtry ako ng isang rejuvenating set. At kung gusto nyong malaman kung ano yun, just keep on watching. Okay, no? Best, no? So, eto yung ginamit ko. Ipapakita ko sa inyo yung ginamit kong rejuvenating set, which is the Super Super Vina Prestige Plus Set. Alam ko lahat sa inyo meron ng idea about dito. Itong product na to, bago ko to na-discover, talagang nag-search muna ako sa yung mga YouTube ng mga reviews about this product. Kasi antagal kong pinag-isipan kung magpe-purchase ba ako talaga ng ganito kasi nakakatakot. At as you can see, okay naman na sa akin yung face ko. Tinry ko pa rin kahit okay naman ako, satisfied na ako, ganyan. Kasi gusto ko din talaga malaman kung legit ba talaga yung mga ganitong klaseng products. So, kung legit ba talaga yung mga sinasabi ng ibang YouTuber about this product. So, kwento ko lang muna sa inyo, no? Pinurchase ko yung Prestige Plus set nung during ECQ. So, in-add ko siya through online. So, as you can see, kapag nung during ECQ, napakatagal bago dumating ng isang product. Kasi, di ba, limited lang yung mga carrier na nagsiservice that time. So, parang 2 weeks or mahigit yung pagdating ng isang product sa'yo kapag nag-online ka. To be exact, sa Shopee ako bumili at ilalagay sa description box yung product or yung mismong shop na pinagbilan ko. And may Instagram shop din sila. Napakadami kasi daw ng mga fake na nagkalat nito. So, ayun, ilalagay ko yung pinagbilan ko para mas secure and mas legit at hindi kayo ma-fake. Okay? So, ito yung product na to. Pinurchase ko to nga during ECQ as I said before. Tapos, since habang in-order ko siya, so, syempre, in-order ko na siya. Nung in-order ko siya nung gabi, nung mga 12 midnight, kinabukasan, naggabi ulit, so, hindi na ako nag-skincare nun. So, kasi, ang bala ko, gusto kong ipahinga yung face ko. Habang hindi pa dumarating yung in-order kong Prestige Plus set, ipapahinga ko na muna ako yung face ko sa ginagamit kong skincare. Yung ginagamit ko palang skincare nun, isaktong paubos na yung toner. Yung Fresh Skin Love na Tomato Glass Skin. Set yun. Gumagamit ako nung cream, drop cream, toner, and then yung soothing gel. Basta yun. Tapos, sabi ko, i-skip ko muna. And then, sakto, mahal kasi yung toner. Tapos, ubus na siya that time. So, talagang sinaktor ako talagang paubos na yung toner. Sa ako bibili ng Prestige Plus set. So, ayun nga, no. Bali, mga 8 days yata to bago makarating yung Prestige Plus set. So, 8 days din ako hindi nag-skincare best dun gabi. Ang ginagamit ko lang is kapag bago ako matulog is yung Dr. Alvin na Kojic Soap. So, yun, maganda yun. Kung gusto niya, ilalay ko din sa description box yung pinagbibilan ko. And up to now, yun na yung ginagamit ko dahil tapos na rin akong gumagamit ng Prestige Plus set. So, yun. Laging sabon lang, yung Kojic lang. So, yun lang yung ginagamit ko para mas ma-maintain ko yung glowiness ka ko ng face ko. Tapos, yun na yung ginagamit ko. Wala akong ginagamit na moisturizer and all. Tapos, eto. Nung dumating to, so, binuksan ko na siya, best. So, about this product, unang laman nito ay sabon. So, yung sabon nila, best, suddenly natapon ko yung kahon and ubus na siya. So, hindi ko na mapapakita. Pero, insert photos, ayan yung itsura niya. Best, yung sabon na to, ito yata yung pinakamalaking sabon and jambong-jambong sabon na nagamit kong Kojic sa buong life ko na nakita ko. Siksik na siksik siya, best. May pros and cons din siya. Siguro, yung ano nito, malaki siya. Okay siya, malaki. Kaya lang, ang disadvantage niya is parang kagaya din ng mga Kojic na mabilis malusaw, pero mabango siya at hindi siya mahapdi sa face. Yun yung una kong napansin doon. Ang laki talaga nun as in best. So, if I'm not mistaken, may retail nun, 60 pesos lang yata. Napakamura. Tapos, ang laki-laki niya, best. Promise, jumbo talaga siya, siksik. Kahit yung mama ko nagulat, ang laki daw. Tapos, yung pangalawang naman nito is yung toner nila. As you can see, hindi ko siya naubos.
ko alam kung makikita nyo. Basta hanggang dito pa lang yung bawas niya. Tapos, ang weird niya itong Rejuvenating Plus Toner kasi parang toyo yung kulay niya. Ito siya, oh. Ayan, parang toyo. So, pag nilagay mo sa bulak, parang siyang toyo or yun nga. Tapos, yung amoy naman niya nito, hindi siya masakit sa ilong, hindi siya ganung mahapdi yung amoy. Hindi siya ganun. Parang amoy melon. For me, ha, amoy melon. Tapos, ang disadvantage, mahapdi, bes. Bes, ito daw kasi yung nakakapag-tulong na matuyo or mag-peel yung face mo. Kasi kapag gagamit ka daw ng rejuvenating, mga klase ng rejuvenating is, lalo na kapag marami kang pimples, nakaka-help daw yun to dry agad yung mga pimples mo. Para, kasi ang lakas talaga makadry ng mga rejuvenating placet. Tapos, next na laman nito is yung Prestige Sunscreen Gel Cream. Ang disadvantage nito, SPF 30 lang. So, bago ka maglagay nito, best sa umaga, sa umaga after mo maligo, best, huwag ka muna agad lalabas. Antayin mo muna ma-absorb ng face mo kahit at least 20 minutes or 30 minutes saka lumabas. Kasi nga SPF 30, hindi full coverage na matatakpan niya yung face mo na mas huwag masunog direct sa sun pag lumabas ka. So, color white to. Ang disadvantage nito, parang masakit at mahapdi siya sa mukha. Kasi sobrang ano niya, lusaw. Sobrang madali din siyang ma-absorb ng mukha mo. Yun yung advantage niya. And lightweight sa face. Ito yung, ayan. Ayan, ganyan siya kabilis ma-absorb ng face mo. Tapos, hintayin mo lang siya kahit magpahinga kang 20 minutes, 30 minutes bago mo ilabas yung mukha mo pag pumayid ka nito. Kasi nga, hindi siya full. Hindi siya SPF 50++, ganun. SPF 30 lang. Tapos, yung next na laman nito is yung Rejuvenating Plus Cream, which is ito yung isa pa na nakakapagpatulong, mas mapabilis mapatuyo ang isang pimples or sugat, and makakapagpapil ng inyong mga pimples, active pimples. So, ito, napakabigat nito sa face and hindi nyo makikita. So, kukuha na lang ako. Ito yung itsura niya. Hindi siya white. Tapos, apakatagal ma-absorb ng face. Sobrang sticky niya. Alam mo yung parang lotion na. Tapos, basta mabigat to sa face. Hindi siya lightweight. So, buti na lang ang pinagandahan nito. Ito pang night routine mo. Hindi siya pang umaga. Kasi kung pang umaga ko to, best, hindi ko to gagamitin kasi napakabigat. Paano paglalabas ka? Tapos, suot-suot mo to. Pagpapawisan ng butil-butil at malapot yung face mo, best. Saka buti na lang pang gabi. Papahid mo lang to sa gabi, matutulog ka na hindi ka naaalis. So, ayun. Okay lang na pagpawisan ka. And then, yun lahat yung laman nung product. So, ito yung packaging niya. Kung baguhan ka dito, meron naman siyang instruction how to use. Meron siyang morning and evening routine. So, ganun lang. Step 1, yung soap sa morning to. Step 2, yung toner. Step 3, yung sun gel cream. Tapos, yung evening naman niya, ang naiba lang naman yung rejuvenating cream yung panggabi. So, evening, sabon, toner, and then yung rejuvenating cream, yung pinakita ko kanina. Tapos, may mga disclaimer siya. Ayan, basahin nyo na lang. Tapos, yung ingredients niya nandyan din. So, mas okay na magbasa po kayo ng mga ingredients ng saan gagamitin yung product. Lalo na kung meron kayong mga dermatologist na pinapayo sa inyo na may bawal sa inyo yung mga ganitong product. Kunyari, merong active ingredients to na sinabi ng doctor niya bawal pala sa inyo. So, best magbasa ka, best. Baka mamaya gamitin mo to, bawal pala sa'yo to. So, better na magbasa tayo. Make a reading habit kapag gumagamit kayo ng mga iba't ibang skincare o magka-try kayo ng bago. Ganun naman, diba? Kahit sa mga Watson, magbabasa po tayo ng mga ingredients and mga disclaimers and how to use. So, best, hindi ako nakapag full video talaga kung paano ko ito ginamit. Lalo na ng day 1 ko, hindi ako nakapag video nung ginagamit ko na siya. So, meron lang akong insert photos na lang, no? At saka, best, kaya pala ako gumamit nito para lang mas matanggal yung mga butlig-butlig kong pula. Nagkaroon kasi ako recently ng mga butlig-butlig na pula. Ito yung itsura niya. Yan yung itsura nung aking face nung nakapaglagay na ako nung day 1 ko nung gabi ng rejuvenating. So, gabi ako nag-start. So, yung una kong ginamit, yung plus cream. Yan yung itsura, diba? Napaka, ano niya, mabutlig-butlig na mapula. Pero, hindi pimples, okay? So, yun yung day one ko. Yun lang yung gusto kong mawala, bes. Hindi ko gusto na sobrang pumuti, sobrang ganun.
bonus na lang yung pagkakaroon ng Korean glass kit if ever gumana at ma-achieve mo. Yun yung day 1 ko. So, kinabukasan nung day 1 ko, best, walang pinagbago. Wala akong nararamdaman ng mga something-something na mahapde. Kagaya ng mga sinasabi ng ibang YouTuber na gumagamit ng ang hapdi na. And yung iba nagbabalat na, pero best sa akin kahit micro nung kinabukasan, wala talaga. As in, feeling ko talaga ako to, hindi effect sa akin na ganyan-ganyan. Tapos, day 2, best. Day 2, wala din akong video, pero insert photos na lang din. Best, wala pa rin pinagbago yung day 2 ko. Kahit mga, ano ba yun, kahit mga micropeel, wala pa rin. Pero best, may nararamdaman akong half day. Like, oh, this is God the best. Mahap day na siya kapag binabasa mo yung mukha mo. At pag naghihilamos ka, lalo pag nagpapahid ka ng toner, best, mahap day na siya. Pero wala pa rin pagpipil na kahit maliliit, wala pa rin. Half day lang yung nararamdaman ko dito sa area ng na. So yun, so sabi ko ni Chris, yun ako pa kasi gumamit pa ako nito. At pala tinuligar na yung skincare ko. Best na, ganun. Tapos day 3, best. Ayan, nakapag-video na ako. Meron na siyang mas mahapdi pa. Pero wala pa rin pagpipil, best. So eto, insert ko yung clips na ginawa ko nung day 3. Hey guys, good morning. Day 3 na ngayon nung paggamit ko nung Prestige Rejuvenating Set. And literal, nakakagising ko lang. And sorry sa face ko, and medyo parang oily siya tingnan. Pero ito yung day 3 nung result ng face ko. Ang weird niya, kasi up to now, hindi pa rin siya nagpipil. And wala talaga akong nararamdamang feeling. Pero ito yung current situation ng face ko. Pero sa iba din naman, kapag nanonood ako, nagpipil agad, sa akin hindi. So medyo siguro matagal-tagal pa akong gagamit. And ngayong day 3 ko, hindi siya nagpipil, pero nakakaramdam ako ng medj-medj lang na hapde. Yung mahapdi lang siya pag ginagalaw mo siya, or pag nababasa, or pag nagpapahid ka ng mga gamit niya. Pero all at all, wala naman siyang ibang reaction, kundi yun lang. So, ayun, good luck sa atin. And i-update ko kayo bukas sa aking day 4 ng paggamit. Bye! Oh, diba best, no? Nakita nyo naman, no? Wala pa rin, diba? So, day 4 best, meron ulit akong clips. And dun na talagang mahapdi na talaga siya. And finally, nag-start na siyang mag-peel. So, day 4 po ako, nag-start mag-peel. Hindi kagaya ng iba na napakabilis ng reaction kapag gumagamit nito. Day 1, day 2, nag-peel na ako. Day 4 po ako, to be exact, nag-peel. Hey guys, good morning. As you can see, this is my day 4, if I'm not mistaken. Ito yung day 4 ko nung paglagay ko ng Rejuve. And ayan yung peeling niya. Dito nag-i-start. Finally, nagpipil na din siya. But of course, dito wala pa. Dito siya nag-start sa paligid ng bibig ko. And of course, meron, ayan o, parang namumuo na din siya mag-peel. Medyo mahapdi na talaga din minsan. Pero tiis ganda nga daw, best, no? So yun, best, no? Nakita nyo naman, di ba? May dark spot ako dito. Ang tagal na dark spot ko na yon, a month ago na talaga yon, hindi natatanggal kahit anong skincare ang ginagamit ko. So ayun, best, no? Ngayon, wala na siya. Di ba, bongga na? Nakakapag-lighten din siya ng mga dark spot, no? Tapos, yung day 5 ko, best, ayan, ipapakita ko sa inyo. Super mahapde at super dami ng peel. Dito ako nag-start mag-peel sa paligid ng mga bibig ko, best, no? So panoorin nyo yung day 5 ko. Good morning, guys! So, this is my day 5 of using Rejuve Set. So, ito yung itsura niya. So, kita nyo parang namamalat basa, pero hindi siya basa. Yun yung pagpipil or yung pamamalat niya. And finally, nalampasan ko na yung struggle ng paghahapde sa mukha. Bali, ngayon, day 5 ko, tinry kong maghilamos gamit yung sabon. Sobrang wala na yung hapde. Hindi kagaya kahapon na nagliligo ako gamit ko yung sabon. Hindi ko dinadirect. Binabables ko lang sa kamay ko.
apakahapdi niya, as in, so parang halos tatlong araw siyang humapde. Tapos napahinga, nung day 1 hindi mahapde, pangalawa, pangatlo, pang-apat mahapde. Tapos ngayong day 5 hindi na siya mahapde. So, ayun, looking forward na mas mag-peel pa siya para mawala na yung mga dead skin cells ko. So, ayan yung pag-peel niya kung nakikita niyo. Micro pa lang, hindi siya super laki. So, hoping na malampasan ko din yung peeling effect nito. So, ayan, i-update ko na lang kayo bukas ulit. Bye-bye! So, yun, best, no? So, day 5, nalagpasan ko na yung paghahapde. So, sabi ko, yes! Finally, nalagpasan ko na. Baka ito na yung pagkakataon na matanggal na talaga yung mga shimmerness ko ng mga butlig-butlig sa face kasi nawala na, lampasan ko na yung hapde. So, atapang-atao na ako. Best na, naglalagay na ako ng madami toner. Hindi kagaya ng day 1 na patak-patak lang yung paglalagay ko ng toner dun sa cotton pads ko. Best na, so day 6, best! Sobrang kasama ang palad. Akala ko okay na, best. Tinubuan ako ng pimple, best! As in, best, ang laki niya. Tapos, dalawa yata siya, kung ganun. Tapos, pulang-pula, best, no? Panoorin niyo yung clip ko ng day 6 ko. Like, nakapainis. Good morning! Day 6 na ng paggamit ko ng rejuvenating set ng Prestige. And as you can see, kahapon wala to. Pero nagkaroon ako. I don't know why. Ayan. But, alam nyo, pag gumagamit ako ng rejuve set, tapos nagka-pimples ako, halos 2 days, 1 day lang, nagda-dry na agad siya. And this one, no, naglalighten na talaga siya. At kung nakikita nyo, ayan, no, peeling na talaga siya. Eto kasi nabalatan na to, so nandito na siya lahat sa dulo. So, i-update ko kayo on my day 7 ng pagre-rejuve ko. Thanks! Tapos, best, diba, day 7 ko, best, ayan na po, nagka-pimples na ako, combo, tapos nagkaroon pa ako ng mga sugat-sugat, best, so kinabahan na ako, best, kasi kala ko fake yung binabili ko. Pero, yung sugat na yon sasabihin ko na sa inyo, unahan ko na kayo, hindi ko yun nakuha sa pinaka-product, best, kasi kinamot ko siya, best, kasi sobrang kati niya. Yun yung isang mga disadvantage pag gamit ka ng isang ng rejuvenating set, makati siya, mahapde. Ganon, best, di ba kala ko nalampasan ko na ng day 5 yung paghahapde. Pero best, day 7 ko, ayan, nagsugat, tapos day, hanggang to day 8, napaka-kati niya. Tapos, napaka-hapdi niya, humapdi na naman siya, best, no? Tapos, nagkasugat nga siya, kala ko hindi na matatanggal. Panoorin niyo yung day 7 to day 8 ko na clip dyan, no? Insert. Good morning! Kakagising ko lang and it's my day 7 ng paggamit ko ng Prestige. As you can see nga, di ba, kahapon nagka-pimple ako. And ayan, active rin siya now. Hindi ko alam kung kailan tumutuyo. And dito, nagkaroon lang ako ng parang sugat kasi kinamot ko siya. So, best, yun yung lesson na natutunan ko. Huwag niyong kakamutin kapag sobrang kate. Tiis, ganda lang talaga. So, ayun, I'm looking forward na mas mag-glow pa yung skin ko. Kasi, nakaraos na ako sa peeling eh. Nandito na lang yung peeling section ko eh. Ayan, nandiyan na lang siya. Pero sa gitna, okay na siya. So, ayun, hindi ko alam kung hanggang kailan tayo. Pero, i-update ko kayo regularly. Kahit pasulpot-sulpot na clips lang. So, ito lang yung naging result nung paggamot ko. Ayan, so kakagising ko lang pala. No? So, update ko lang kayo tomorrow. Hey guys, so ngayon, gabi na ngayon and maglalagay lang ako ng toner at nung cream natin. So, bes, medyo nagkaroon na naman ng konting hapde sa part na nagsugat. Ang tagal nilang matuyo. So, nakatapat ako sa aircon. May ganong part, kailangan mo tumapat sa aircon, bes, para medyo malesan yung hapding mararamdaman mo kapag nagpahib ka. Swear. So, ayan o. Nakakilabot. Pero, ayun nga. Gentle na lang siguro yung gawin nyo. Kaya lang siya mahapde dahil sa mga pimple. So, ayan. Ito pala yung ano ko, oh. Nagtuluyan na siyang nawala. Ayun. Ako, ganyan lang, oh. Napakagaan lang para hindi na masyadong magkaroon ng kapde. And, tapat ka na lang sa aircon para hindi ka masyadong mahapdean. Dahil sobrang hapdi talaga. Nung mga pimple. Ayan yung nakakahapdi kasi, yung mga pimple.
malas kasi nagkaroon ako ng pimple kasi magka-comments din ako. So, ayun. Umabdin yung best. So, ayan, ganyan na lang. Pagkatapos, ayan na siya. Tuyo na. Tapos ngayon, napaka-minimal ko na magagawa. Tapos, nag-struggle ako dito sa gilid ng lobby ko kasi, ayun, nagpapalat din siya. So, nilalagyan ko siya after ko mag-skincare ng Vaseline para ma-treat din siya ng maayos. Ayan. So, kunin ko yung toner. Ay, yung cream. This one. And nalagay ko siya sa face ko. Medyo struggle lang ako kasi one hand. Bali, ito yung cream. Tapos na ako maglagay. Natuyo na siya. So, maglalagay lang tayo. Ganyan. Ito daw yung nakakapagpatuyo ng mga pimple. Ito yung malakas mga pagpatuyo. So, medyo mas bumabawi ako sa paglalagay nito. Kasi tulog naman na ako pag nilagay ko to, hindi ko na mararamdaman yung stickiness niya. Ayan. Tapos careful lang ha, kasi managkit to. So, kailangan mo ng matinding rub para ma-absorb ng balat mo. Kaya lang, pag nirub mo siya ng matagal or madikin para ma-absorb, hindi siya. So, ayan, nalagyan ko na to para matuyo na sila. Kasi hindi ko na kaya na nagsusugat sila. Ayan, so, napaglagay na ako. Tapos, ayan, matutulog na ako pag maglalagay lang ako ng Vaseline Lip Therapy. Then, ayun, matutulog na ako. So, ayun, in-update ko lang kayo. And, by the way, this is my day 8 na. So, halos naka-isang linggo na tayo. So, ayun, update ko kayo bukas kung madadry na ba sila ng tuluyan. Pero ngayon, eto na siya, oh. Dry na. Compare nung nakaraan, may laman siya. Ngayon, wala na. So, ayun, tapos eto, medyo lighten na. Compare nung nakaraan. Tapos eto, medyo sariwa pa. So, ayun, update ko lang kayo bukas. Good night! So, yun, best, no? Day 8 to day 9 ko, nagkaroon ako ng sugat sa pimple na malaki. Tapos, yung day 10 ko, wala akong video, insert photo na lang dyan. Kasi wala namang pinagbago, nandun pa rin yung sugat, saka yung aking pimple. So, ayan yung itsura. O, di ba? Walang pinagbago, no? Pero day 11, best, pagising ko, best, magic. May video ako noon, nawala bigla yung sugat. As in, di ko alam kung paano nawala. Pero nandun pa rin yung mark ng pimple, pero tuyo na siya. Pero yung sugat, best, talagang magic, nawala talaga siya. Tapos, ayun, panoorin nyo yung day 11 ko, no? Good morning! Okay, so kakagising ko lang and kakahilamos ko lang. So, eto na yung itsura ng face ko ngayon. Hindi ko na alam kung day 10 na to or day 11. So, halos magto 2 weeks na rin ako sa Sunday. Bali, eto na yung face ko. So, nawala na yung sugat. Ayan o, nawala. Tapos dito wala na rin. Tapos, dito na wala na din yung ano ko, dark spot na dating-dati pa. Ang galing. Tapos, dito na lang. Ito, pinapatuyo na lang itong naging pimples na kinamot ko. Kasi, guys, sobrang kati talaga pag magpapahit kayo ng ganito. Kaya, yun ang huwag na huwag niyong gagawin magkamot. So, update ko lang kayo bukas. So, baka maybe na maayos ko na to and makapag full review na ako. So, oh, diba? Yun yung day 11 ko, nawala na yung sugat, pero nandun pa rin yung marks. So, yung day 12 ko, best, picture na lang, wala na akong video. All in all, okay na yung face ko, tapos na ako, so hindi ko na siya. Sabi ko, ito na yung last day 12, hindi ko na gagamitin yung product. Sayang nga, madami na tira. Pero yun, yun na yung last ko na paggamit day 12, kasi nasatisfy na ako sa naging result niya. And dry na talaga, nawala na yung sugat sa mukha ko, ay nawala na din yung pagkapula nung mga pimples na nagawa nung
Prestige Plus eh. Tapos nawala nga yung dark spot ko dito. Ayan, no? Wala siya. So, ayun. Tinigilan ko ng day 12. Ito yung picture ko nung day 12. Ayan, wala, kaya ganyan yung itsura nung day 12 ng picture ko kasi best umaga yan tapos naka sunlight, so thanks to Mr. Sun, di ba? Naka ano ako diyan sa sunlight kaya maganda and glowy yung itsura niya. So ito na best, no. Ang mapapayo ko lang kapag gagamit kayo ng mga ganito, so magbasa kayo and siguro i-skip nyo yung skincare nyo na ginagamit para hindi magalit yung face nyo at saka hindi manibago kasi mag-a-adjust yung mukha nyo dyan eh kapag gagamit kayo ng mga ganitong product. So, ayun, best. Kung may makita kayo na parang kakaiba, pag nagsugat, best, normal yon. Kung kinamot nyo, pero kung nagsugat nang hindi nyo naman kinakamot or what, tigilan nyo na, best, no? Mas mainam yon kasi baka, iba't iba kasi tayo ng skin type, eh. So baka hindi kaya ng skin nyo yung ganong katapang na product. So, huwag nyo na siyang gamitin, no, best. Marami pa namang ibang skincare dyan na pwede na nabibili sa Watson, no? No? Ako, ginamit ko lang siya para mula yung mga butik-butik ko. And, satisfy ako sa naging itsura ng face ko. Ayan siya, di ba? So, ayun, naka-lip tint lang ako. Kaya, ayun lang yung nakalagay sa akin, lip tint and lip tint dito. Wala po akong foundation, wala akong concealer na nakalagay sa mukha ko. Kaya makita nyo yung under eye ko na yan, yung eye bags ko. Kasi walang concealer yan, best. No? Kasi gusto ko ipakita sa inyo ng normal lang. So, ayun, best, no? Sa mga nagtatanong nga pala, hindi ko nasabi. SRP nito ay 300 pesos. Sa mga gusto mag-try nito, so, meron tayong pag-giveaway. Meron tayong 2 lucky winners na mananalo. At yung Prestige Plus, hindi lang to pang babae, ha? Pwede din to sa mga lalaki, best, no? So, ang gagawin nyo lang, mechanics lang natin sa ating pag-giveaway para manalo kayo ng Prestige Plus set. Yes, best set na. Wala kayong ibang gagawin. Magko-comment lang kayo. And i-follow nyo ako sa aking Facebook, YouTube, and Instagram and Twitter account. All the links will be down below. And mag-comment lang kayo kung bakit gusto nyong matry yung ganitong product, no? So, babasahin ko yan at i-check natin lahat yan kung na-follow nyo yung rules natin. And mamimili ako ng dalawang manalo. And i-announce ko yung winner sa aking Instagram account, hindi sa aking YouTube channel. Mas mauuna, i-mention ko kayo. So, kailangan nyo akong i-follow sa Instagram ko para malaman nyo, diba? Tapos, June 8 ngayon, best, no? So, June 15 natin sasabihin sa Instagram ko. So, comment down below na lang mga bestie. And free of wala kayong ibang babayaran. So, yun lang kailangan nyo gawin. Follow, subscribe on my YouTube channel. One, follow me on my Instagram, Facebook, and Twitter account. Nalagay ko sa description box. And comment nyo, best, ha? Comment yung ba't nyo gusto matanggap yung product to or matry. And kasama sa comment, ilagay nyo yung Instagram account nyo. Okay? And that would be all for today's video. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. And always be kind. Bye-bye!